Oh, ayos na. Okay na. Ayos. So, mas masa yung stainless. Alright, testing natin. Spirit Beast Park Brake Lock. So ito yung laman. So unboxing tayo ng brake lock. So from TikTok, so dumating na. Ito yung Spirit Beast Brake Lock. Yan. Oops, tingnan natin. Yan. So ito, kulay red na ko pili natin. Pero marami namang ano to. Marami namang color to. Black, red, parang may gold yata tsaka silver. So red yung pinili natin kasi syempre obvious naman yung ADB natin is red. Yan, red. So yan, so red yan, lagay natin. Tapos meron siyang pang allen screw tsaka yung metal bushing. Yan. Yan. Okay, tayo naman. So, pero gagamitin natin yung sa, ano na lang ito. Yung sa stock na lang siguro ng ADB. Tsaka ito, may dalawang sukat. Ito, maiksi. Depende kasi sa ano yan. Universal naman kasi yan. Depende sa motor. So, universal naman tong brake lock na to. Spirit Beast brake lock. May mahaba at maiksi. So tingnan natin mamaya kung anong sakto, kung pwede rin natin gamitin yung stock. So tingnan natin. So let's go. Kambit na muna natin. So bakit nga ba natin kailangan tong brake lock na to? So kailangan natin tong brake lock kasi lalo na kapag incline, katulad na ito, incline yung garahe ko. So kapag kailangan ko pang prume, no? Para hindi ako dumaustos, syempre, kasi incline nga. So, na-experience ko kasi nung sa, ano ko, nung sa Pilimia Wind Farm. So, may magandang spot doon. So, naka-incline. So, wala akong brake lock that time. So, kailangan kong gamitin yung dalawang kamay ko para makapag-picture. So, nakaganyan lang ako. Hindi ko mabitawa, nakapreno ako. So, mahirap mag-picture. So, kailangan to kahit sagit lang, may brake lock tayo. At least, magamit natin yung dalawang kamay natin. For example, yan, mag-picture. Naka-incline, gamitin yung brake lock. Tapos, sinabawa. Pasok ko yun sa division, naka-incline. Lalo na dito sa tokadon. Naka-incline yung ano niya, yung pababa. Tapos sa guardhouse nila, magbigay ka ng ID. So, kung wala kang brake lock, mahirap. Titigilan mo ng paano. And ito ang ADB medyo mataas. So, napaka-importante na ang brake lock. So, at saka, huwag niyong gagamitin to sa parking kasi kapag nahayaan niyo itong naka-brake lock, siyempre yung brake fluid niyo, maaaring yung lumobo yun eh. Yung brake fluid lumobo din sa brake hose natin. So huwag natin kalimutan na yung brake lock na ito naka-engage. So dapat i-unlock natin para hindi masira yung brake hose natin. Siyempre, yun na yung isang tip. So let's go, install na natin. So gamit lang tayo ng 10mm na shed. So ang pagbukas is paano lang pa pag inopen natin pa clockwise ah, hindi counter. So yung medyo nakakalito lang, so dapat clockwise yung bukas, tapos yung pasara naman yung is counter. So clockwise.
Ano? Kung nakikita nyo, clockwise. So, eto. Silipin natin. Tanggalin lang natin to. So, kapag natanggal nyo na yung nut sa baba, so, gamit lang tayo nito. Ilang eme. Flat screw lang gamit tayo. So, pagtanggal naman nito, pa counter clockwise naman. Kasi naka-roscas siya eh. Kita ba? Ito is counter clockwise. Tapos yung dito sa baba is clockwise. So yan. Op. So tanggal na. So ito yung ano. Ito yung shastock. You know, ito yung shastock, kita niyo ba? Ito yung shastock. So, ito yung sa Spirit Beast. So, compare natin sa stock. So, ito yung sa stock. So, yung gamitin natin yung mahaba. Yung halos kapantay sa stock. So, yun. Medyo mahaba lang yung sa Spirit Beast ng konti. Konting-konti lang naman. Pwede naman lumagpas yan or pwedeng, yan o. Pwedeng kikilin nyo na lang yung sobra para pumantay dito. So, eto. Tanggal natin lever. So, eto. Dapat, balik nyo yung kung anong position nung kanina. Balik nyo lang. Yan. Nakapatong kasi to. Dito. So, balik nyo lang. Pasok. Ayan. Tapos itong mahaba, yung pinaka-bushing. Ayan, itong metal bushing. Pasok muna natin dito. Ayan. So, yan o. May konting angat siya. So, kung gusto nyong pantayin niyan, kikilan nyo lang, tabasan nyo para pantay, yung parang stuck siya. So, testing muna natin. So, gamitin natin yung Allen, syempre. Stop. Subukan muna natin itong sa Spirit Beast mismo. Kung tatagos dito sa baba, yung haba. Ah, yun. Sakto lang. O, silipin natin, ha. Kung makikita nyo, yun. Meron siyang konting yan dito. May space dito, syempre. May awang yan. So, kailangan natin tabasan. Tapos, dito sa baba is may space din. So, sakto lang yung nut natin dyan, yung pang lock. So, subukan muna natin yan. I-adjust muna natin. So, napasok na natin yung bushing. Pero kung may washer kayo na swak na swak dyan sa butas na yan, mas maigi. Kasi, ang meron ako is yan o, medyo malaki. Pero okay din naman yan kasi at least yung kapit niyan dito kakapit yan eh. Yan. Yung nga lang medyo gagasgas yan. Pero okay lang yan. Normal talaga yan kasi gagamitin mo eh. Magagasgas talaga yan. So mas okay na rin siguro to kasi nga mas kapit siya dito. Mas maayos yung mas matibay yung kapit niya kasi malapad yung washer natin. So kapit muna natin. Kasi ito medyo malaki. Yan. Medyo malaki siya. So kapit muna natin.
pixel. And nagilang natin dito washer. Pasok. Tapos pasok lang natin yan sa gad ng dulo. Pasok yung nut sa baba. Tapos adjust lang natin. Ayan. Adjust muna natin bago natin higpitan. Higpitan na natin. Oh, galaw. Yung sa stock na natin gamitin natin. So ano to? Counterclockwise. So tandaan nyo ha, counterclockwise yung pagpasok. And kapag tinanggal nyo is clockwise. Oh, ayos na. Okay na. Ayos. So, masok sa yung stainless. Alright, testing natin.